video. At nais ko lang i-share sa mga nahihirapan magprito ng isda. Meron kasi ako na-discover na parang technique, ganun. Yun, na-discover ko lang siya on my own. So, ayan, mainit na yung mantika. Bali, lalagyan ko lang to ng konting harina. Konti lang naman to. Wala pang half tablespoon. So, ayan, ibudbud nyo lang sa kumukulong mantika. Kung mapapansin nyo, kumukulo na siya. Kailangan hahaluin siya para hindi mamuo yung harina. So, ayan, pinapainit ko pa ng konti. Nakikita nyo naman, clear pa rin yung mantika natin. Kaya kahit magprito kayo ng isda, hindi siya magmumukhang may arena. So, ilalagay ko na yung isda. Bali, ito, albacorita tawag namin dito sa islang to. Ito lang kasi yung available na isda sa rep namin eh. Hindi pa kasi ako namamalengke ulit. Pwede rin kayong magluto ng iba't ibang klaseng isda. Tulad ng tilapia, na pustahon, yun, galunggo, damus, espada, saka kabaya. Serena, o kaya Shokoy, balyena. Hindi, joke lang. Kahit anong klaseng isda pa yan. Pero yan itong technique na to. Saka diba guys, usually, pag nagluluto tayo ng may harina, medyo hilaw yung loob. Kaya, mas prepared tayo na magluto ng isda na walang harina para talagang luto siya labas at loob, diba? So, ayan. Pabalik ka rin ko na. Tignan nyo lang siya, oh. Hindi siya nakadikit, diba? Mabilis lang siyang mabaliktad. Tsaka, tingnan nyo yung meat niya. Hindi siya mukhang may arena. Oh, diba? Mabilis siyang balik ka rin. So, ganyan din siya mamaya. Hindi pa rin siya nakatikis ng kawali. O, diba, bongga? At ito na siya, diba? Hindi siya nakatikis talaga. Sabi sa inyo eh. Ang bongga-bongga talaga nitong fritong isla na to. Kasi hindi niya ako pinahiya sa inyo. Oops! Pumapalag pa.